po. So, welcome po dito sa ating virtual training po for today. So, again, I'm Rose Ann Sibaugan. So, I will be discuss the topic all about is hatchery production of siganins. Kung makikita nyo po dyan sa ating picture is yan po yung dalawang species na meron po dito sa ating center, which is the Siganus glutatus yung nasa left po side and Siganus vermiculatus sa right side po. So rabbit fish is a high value marine species that is cultured in ponds, pens and cages in the Philippines. So pwede natin siya i-culture sa tatlo yan. So pwede siya sa ponds, pens and cages. So yung rabbit fish meron din po silang iba't ibang tawag. So sa Ilocano, Malaga, in Tagalog which is Amaral, and sa Visaya naman po danggit or kitang. For the Bicol, Mublad or Turos, and dito po sa Pangasinan ang tawag po is the Barangen po. So there are 27 species that can be found here in the Philippines. So only 2 species are commercially cultured in aquaculture. Yun po yung nabanggit ko kanina na dalawang species po. And so rabbit fish is belong to family Siganidae. So they are widely distributed in the Indo-Pacific region, and then their skin is leathery, scales are smooth, small and closely adherent. So they have large and dark eyes and then rounded blunt snout and rabbit-like appearance of jaw. So dyan po kinuha yung pangalan na rabbit fish. No? Kasi yung appearance ng kanilang jaw is natutulad po siya doon sa rabbit. Yan. Kaya tinawag siyang rabbit fish. Yan. Then they are medium-sized herbivorous fish. So ibig sabihin they are algal feeders po. And then excellent food fish. Yan. So here in North Luzon, yan po yung mga paborito nilang high value fish na kinakain po dito sa North Luzon po. Rabbit fish is also urihaline. So there's salinity of 24 to 30 ppt. So they can tolerate up to 50 ppt. So they can be grown in ponds, pens or cages. So the culture period is 4 to 5 months. So makakapag-harvest ka na po ng 5 to 6 pieces per kilo po. And then they are highly farmed gate price at 250 to 450 pesos. Pero depende po yan sa season and area ng pagbibilhan mo po. Yeah. So ito po yung general characteristics ng siganid po. So in the dorsal side, they have 13 pungent spines. And then they have 10 soft rays. And then meron po silang short, sharp, forwardly projecting spine. Ayan po yung nasa bandang ulo po nila. Ayan. Then they have caudal fin and 7 anal spines and 9 soft rays, and then 2 pelvic fin spines with 3 soft rays. Ayan. So yung mga fin spines ng rabbit fish with a pair of lateral groups is containing venom glands. Ayan. So pagka humahawak po kayo ng malaga, so make sure na nag-iingat po kayo, kasi pagka natuso po kayo ng mga fins ng malaga is masakit po yan. Ayan. So it takes an hour. Ayan, so may feeling din po na parang lalagnatin po kayo pagka yung venom niya po is na punta po sa inyong katawan po, or natusok po kayo ng malaga. Ayan, so let's talk about the broodstock management. Ayan, so dadako na po tayo sa broodstock po. Ayan. So sa pagpipili ng broodstock, ayan, so kailangan meron po tayong 10 months to 1 year old na breeders po. So ito po yung gagamitin po natin para sa pagpapaitlog po ng malaga. So their spawning is 2 to 3 days after the first quarter for Siganus glutatus and last quarter for Siganus vermiculatus. So yung spawning po ng malaga is nagbe-base po kami dito sa center. Binibase po namin yung pag-preparing during the moon phase. So pagka first quarter po, nag-prepare po kami ng glutatus.
And then pagka last quarter po, vermiculatus po namin. Vermiculatus po yung ginagamit po namin para po sa pag-prepare. Ayan. Then dapat meron din ka pong 300 to 400 grams yung bigat ng malaga mo. And then the bigger the size of breeders, the more eggs produced. So mas maganda pag mas mabigat, mas malaki yung malaga, mas magandang itlog, and then mas maraming itlog yung ating mapuproduce. Ayan. So let's go to maintenance of breeding tanks. So kailangan din nating i-maintain yung ating breeding tanks. So hindi lang po yung isda, kailangan din po maganda din po yung kanilang titirahan. Ayan. So tanks are washed, scrubbed, and disinfected to prevent occurrence of diseases using chlorine. Ayan. So ginagamitan po namin yung chlorine yung aming tanke sa paglilinis, either powder or the liquid chlorine. Yan. Then rinse with fresh water and sun dry. And then yung other materials po is kailangan din po natin is i-disinfect para po maiwasan din po na magkaroon ng diseases yung ating i-stock na malaga breeders. And then repaint and repair as needed. Ayan. So kailangan din po natin maganda po rin po yung ating tangke kung kinakailangan i-repaint natin or repair like yung mga leaks ng tanks. Ayan. So para maiwasan din po na mag-leak po yung mga tangke natin, kailangan din po nating i-repair, and then maiwasan din po yung pagkamatay ng mga malaga po. And then provide strong aeration. Ayan. So kailangan din po natin talaga ng aeration sa ating tangke kasi limit lang naman po yung oxygen level pag nasa tangke lang po sila. Yan. So for the water management, okay, so total drain every other day. Yan. So nagto-total drain po kami every other day sa para malinisan din po yung tangke. Then include na po dyan yung brushing, scrubbing of tank bottom, walls, and aeration lines. So kailangan din po kasama po yung mga aeration lines po. Yan. So para hindi po makapitan ng diseases or magkaroon ng sugat yung mga ating isda. And then flow through for 30 minutes to 1 hour in the morning and afternoon every other day. So pagka enough po yung ating seawater, so kailangan po natin i-flow through po yung 30 minutes to 1 hour sa hapon po. Ayan. So kasi di ba napapakain naman po na tayo ng mga feeds para hindi po maging maiwan po yung mga feeds or yung amoy ng feeds mismo doon sa water po. And then para po maiwasan din po na mamatay po yung ating isda. Okay, so for the treatment of breeders, ito po yung ginagamit po namin dito sa center. Ayan, so una po dyan yung fresh water bath at 5 to 10 minutes per tank every other day. Next is the formalin or the analytical reagent at 1.75 ml per 10 liters or 65 ppm for 30 minutes for 3 consecutive days monthly. And then oxytetracycline at 3 grams per ton for 8 hours for 3 consecutive days or until recovery. Ayan. So mostly sa out of 3 na yan, so mostly na ginagawa po namin dito sa center is yung sa hatchery is the fresh water bath. Ayan. So to remove the parasites na nakadikit sa kanilang body and their gills. Ayan. So yung formalin, hindi po namin masyadong ginagamit po yan since chemical po yan. So para hindi po masyadong exposed po yung mga ano po isda sa chemical. And then the same time, pati na rin po yung nag-aalaga po. Ayan. So yung oxy, ginagamit po namin pagka na-observe po namin na may mga sugat po yung mga isda po. Ayan. So, yan po yung mga tatlong ginagamit po namin for to treat the breeders. Yan. So, para maging healthy po sila, yan. Parang tao din po, kailangan meron din po silang gamot po na binibigay. And so, for the conditioning of breeders, ayan. So, kailangan din po natin i-condition yung ating breeders. So, para mas maganda pa rin po yung itlog na ilalabas po nila. Ayan. So, piliin po natin yung tank na maganda po yung quality, malakas yung mga malaga. Ayan. So yung i-condition po natin is dapat ready na. Sila yung i-ready natin for spooning. Ayan. So breeders are being fed with formulated diet po. So yung ginagamit po namin feeds po dito is shrimp or prawn feeds po.
Yan. So for 1 kilogram of shrimp or prawn feeds, so ini-enrich namin siya with 1 gram of vitamin C, 2 grams of vitamin E, and 8 ml of squid or the cod liver, and 1 piece egg. So yung egg, either duck egg or the chicken egg. And yan. So ad libitum feeding po sila 5 times a day po. Yan. So maliban po doon sa feed, so binibigyan po din namin sila, kinukondisyon namin sila by feeding with fresh diet po. Ayan. So nagchachap po kami ng fresh squid and cow liver, and then yan yung pinapakain namin for 15 days before the pairing. Ayan. So feeding is twice a day po siya. Ayan. Okay, so sa pag-pairing naman po tayo sa breeders, okay, so pairing done 3 days before the first quarter. Ayan, so sa Siganus gutatus and last quarter of the month, pag Siganus vermiculatus. So yun, sa pagpili po ng breeders, kailangan yung female is bulging belly, or yung para siyang buntis, malaki yung chin niya po. And then pagka female, pag slightly press nyo yung sa bandang belly, is nagre-release na siya ng milk. So ibig sabihin, ready na po siya for spawning po. Yan. So pagka nakapili na po tayo ng breeders na i-prepare po natin, so yung mga breeders is ilalagay po natin siya sa either sa PVC tank or the hapa. Ayan. So sa PVC tank, kailangan po natin ng 500 liters na capacity, and ratio is 2 male is to 1 female po. Pagka sa hapa naman po, is ang size ng hapa po is 1 meter by 1 meter by 1 meter. And then ang ratio niya rin po is same po doon sa PVC tank na 2 male is to 1 female po. So dito po sa hatchery, mas maganda po na gamitin po natin yung ano po, yung hapa, kasi less din po yung stress sa breeders, and then less stress din po sa mga larvae. So why? Kasi pagka PVC tank po yung gagamitin natin, so naka-stack po yung mga breeders diyan. So huhuliin mo pa po siya, so by scooping the breeders. Ayan, so lalanguyan ka lang yan, nahuliin mo pa siya sa ilalim ng breeders. And the same time, pagka hinuhuli mo kasi yung mga breeders, na-stress na rin po yung larvae na nag-hatch po dyan. And then, pagka ilalagay mo na po siya sa LRT, so hahakutin mo siya from PVC tank to LRT tank. Ayan, so, well, the hapa, ayan, so, isiset mo lang yung hapa net sa tanke, so, lalagyan mo ng 5 tons yung ating LRT ng seawater, and then doon sa hapa, nandun po yung mga breeders, nakakulong po sila. Ayan, so pagka nag-hatch na po yung egg natin, so tatanggalin mo lang yung hapa kasama nung breeders, and then ilalagay na po natin siya sa conditioning tank. So less stress sa breeders at less stress na rin po sa ating larvae. Pero ayan. So ito naman yung spawning behavior ng ating malaga. So yung light one is the male, and the dark one is the female. Ayan. So sa letter A, kung mapapansin nyo dyan, so male approaches and nudges. Ayan. So binabangga ng lalaki yung bandang anal region ng ating babaeng malaga. Ayan. So sa letter B, ayan, so male takes a position besides male. So tatabi siya sa babae, and then shows rigid shaking movement before swimming away. Ayan. So sa letter C, babalik po yung lalaki, and then bababanggay niya naman po yung operculum and anal region and caudal peduncle of the female in sequence po. Ayan. So sa letter D, so male takes a position again, and then besides the female, and then mag-actual spawning na po sila. Ayan. So take note na mas nauunang nagre-release yung lalaki kesa sa babae. Pagka nag-release na po ng milk yung lalaki, and then susunod na po na mag-release yung babae ng kanyang eggs. Ayan. So after spawning, so magpapahinga mo yung babae ng 4-5 minutes, and then swim slowly around the tank. So while the male continue to display weekly for about 16 minutes, and then likewise rest po. So pupunta na po tayo sa pag-aalaga sa larval rearing na po. Okay. So kailangan naka-prepare na po yung ating mga
gagamitin for larval rearing. Ayan. So, ito muna yung mga gagamitin natin na materials. So, kailangan din po natin na i-disinfect lahat ng ating materials needed. Ayan. So, since alam nyo naman yung malaga is very sensitive po sila, so, kailangan po malinis, wala pong makadikit na mga diseases, maka-apekto sa kanilang paglaki po. So, kailangan i-prepare natin yung tanks before the pairing. Yan. So, clean and disinfect tanks with powdered chlorine or 0.5 grams per 10 liters of water. Yan. So, i-disinfect po natin yung buong tangke and then i-rinse tank after 24 hours. Ayan. And then install HEPA net and fill tank with fresh filtered seawater. So ang salinity is dapat nasa 30 parts per thousand. Ayan. So pagka nag-hatch na po yung mga eggs, so kailangan na natin i-remove yung breeders after hatching. So yung mga na-remove natin na breeders, yung mga natanggal natin na breeders sa LRT, so ilalagay po natin siya sa conditioning tank. Ayan. So kailangan natin na i-condition ulit yung breeders para makabawi naman po sila doon sa after nila sa spawning po nila. So add green algae at 0.5 ton or Nanochloropsis oculata and then i-count po natin yung larval density. So here in FPC, ang ginagawa po is ang counting ng larvae is kumukuha po ako ng tigo 1 liter per corner of the tank. Ayan. So, kukunin ko po yung average and then 8 times, imumultiply po siya sa volume of water ng tangke. So, yun na po yung magiging larval density na makakount po. So, for stacking density of larvae, so dito pagka day 0 to 13, so kailangan 10,000 to 15,000 per ton of seawater. Ayan. So, pag day 14 to 25, 5,000 pieces na larvae per ton of seawater. And then day 26 or 40 na yung ating larvae is 1,000 to 1,500 per ton of seawater. So kinakailangan din po natin i-distribute po natin yung larvae so para hindi po sila ma-over stacking po sa isang tangke. Ayan. So for example, meron kang nabilang na 400,000 na larvae, so kailangan mo i-divide yun into 5 tanks, parang ganun po ba? Ayan, so para mas maganda po yung growth nila, hindi po sila mag-agawan sa pagkain. At the same time, maganda po yung sizes nila pagka habang lumalaki po sila. So same sizes. And then, mas mataas po yung survival na makukuha po natin pagka i-distribute po nila natin sa ibang tanki po yung iba. Ayan, so ito po yung picture na makikita under microscope. Pagka day 0, so ito yung newly hatched larvae. So no feeding management po dyan. So since meron pa kasi silang yolk sac until day 1 po yan. So meron pa silang ipukonsume na pagkain na makakasurvive pa po sila until day 1. So pagka day 2, yan, so ubos na po yung kanilang yolk sac, so kailangan na natin silang pakainin ng rotifer. So at 0.8 individual na rotifer per ml po. Yan. So sa pagka day 8 na po, ayan, so rotifer requirement is 3 individual per ml. And then kailangan na natin mag-replace ng water, so 10 to 15% po. Ayan. So pagka day 12 na po, ayan, rotifer requirement is 3 individual per ml. And then sasamahan na po natin ang pakainin ng fry booster, yung kanilang supplemental feeds po. So i-drain po natin ng yung water po nila is 20% and flow through for 15 minutes. And then replace 10% of seawater and 10% of algae. So day 15, yan, so the rotifer requirement is 5 individual per ml, feed with fry booster, and then drain 20% water and flow to 4, 15 minutes, and then replace 10% of seawater and 10% na algae. So at day 17 of the siganit, so rotifer requirement is 10 individual of rotifer per ml. So habang tumatanda po sila, pataas ng pataas din po yung kanilang rotifer requirement po. Ayan, so para mas masigla din po sila, mas maganda yung growth po ng ating isda. And then feed with fry booster po. And then the
capacity, water management is 25% na po. And then flow through for 25 minutes. Yeah. So at day 25, okay, so the rotifer requirement is 15 individual per ml. So with fry booster, and then sasamahan na po natin sila ng Artemia. Ayan. So pakakainin na po natin sila ng Artemia at day 25. So drain 30% of water and flow through for 30 minutes. So yung Artemia kasi is nakakatulong po yan to promote the better growth, maging weight gain, and the high survival rate po ng ating isda. So since ang Artemia is meron po silang it contains 40 to 60% na crude protein na makakatulong para maging malakas po yung ating fry. So para maging quality ang ating seasoning fry po. Yeah, so pagka day 32, so rotifer requirement is 20 individual per ml. Yeah, so feed with Artemia and fry booster po. Then the water management is 50% po. And then flow through for 25 minutes. Yeah, so kailangan na rin natin isiphon yung tank po to. Yeah, so since marami na po silang kinakain, rotifer, feeds, Artemia, yun po. So kailangan din isiphon para hindi po maging yung water po lumabo po. Ayan. So hindi po sila magkaroon ng mortality ang ating mga alaga. So kailangan malinis pa rin po yung ating tubig ng ating alaga. Ayan. So at day 38, yan, feed with Artemia. So madadagdagan na po siya ng lumot and malaga foods. Ayan. So ang water management is 80% and then flow through for 30 minutes. And then siphon tank the bottom. Then at day 44, so feed with lumot and malaga feeds. Yan na lang. So 100% na water change na every other day na po siya. And then siphoning and 80% water change in alternate days. So at day 45, yun na po yung pinakalas rearing period ng ating alaga, which is pwede na po siyang i-disperse sa ating mga clients, sa mga nagre-request po for siganib fry. So ito po yung pinakasummary ng aming siganib protocol na sinusundan po dito sa aming hatchery. Ayan, so andyan po yung age of larvae, so andyan din po yung nanochloropsis kung hanggang kailan mo lang siya pwedeng i-pump through the tank. And then rotifer, so mag-start siya from day 2 to 40. And then Artemia, so start feeding of Artemia at day 21 to day 44. So yung fry booster, ayan, so mag-start po siya at day 12 until day 40. So yung malaga feeds and lumot is nag-start po siya at day 35 to day 44. So water management, so andyan po yung percentage po nila per pag ano yung age ng larvae. And then at day 45, yan na po yung harvest. Yeah. So pwede na natin siyang i-stack sa pan. Ganun po, for dispersal na po sila at day 45. Okay. So sa pagmamalaga din po dito sa hatchery, so kailangan din nating i-consider yung monitoring ng ating physico-chemical parameters. So kailangan din natin bilangin yung rotifer and algae exist para malaman din po namin kung kumakain po yung aming malaga or sobra po yung pinapakain po namin. Ayan. So dyan mo rin mamumonitor kung yung isda mo is kumakain ng marami or hindi po. And then temperature is dapat nasa 28 to 30 degrees Celsius. And then the salinity is 24 to 32 ppt. And then pH of 7.5. And then dissolved oxygen is 3 to 5 ppm. So regular monitoring of larvae and water samples for the presence of parasites and diseases. So pagka na-monitor po namin may mga parasites and presence of diseases yung aming breeders or defry. Yeah. So nagbibigay po kami ng samples sa microbiology or the limnology. Ayan. So para malaman po namin kung ano yung naging cause, kung bakit po sila nagkaroon ng parasites and diseases at the same time pa, bakit po sila nag-mortality. Ayan. So kailangan i-regular monitoring po ang ating malaga po. So
Ito po yung mga common cigalid parasites na kadalasang nakikita sa ating malaga. Ayan. So, andyan yung gill flukes, yung fish lice, yung argulus or dicaligus, and then red worms, yung camelanus sp, yung fin rot, yung napupudpud yung kanilang mga fins, and then lesions, yung sugat, and then yung gas bubble disease na tinatawag po. Ayan. So, ganyan po yung mga itsura ng parasites na pwedeng maka-apekto sa ating alaga po. So, ito yung mga common signs of diseases. Ayan. So, ito yung mga common signs para meron diseases yung ating malaga. So, una po dyan yung abnormal changes in color. So, usually, yung mga isda is nagda-dark po siya pagka-stress po. Yun. So, mapapansin mo pagka nag-dark po yung isda, ibig sabihin na is meron silang diseases. Ayan. And then, loss of appetite. So, halos hindi po sila masyadong kumain. So, wala po silang ganang kumain po. And then, abnormal swimming behavior. So, hindi po normal kanilang paglangoy. So, yung iba, yung langoy po nila is pataas, pababa, ayan. So, pabaliktad po, may mga ganun na observation na merong diseases po yung mga isda. And then, retarded growth nila. And then, yun po. So, hindi po sila mabilis lumaki. So, nag-stop po ang kanilang paglaki. And then, lesions and hemorrhages on the body. So, makikita naman natin pagka may mga lesions po yung mga isda. So, ito yung mga naapektuhan na po ng diseases. Ayan. Then, abnormalities in the anatomy. So, example, bulag po sila, lumabas po ang kanilang mga mata. Ayan po. Yun po yung mga common signs na may diseases yung ating malaga. Ayan. So, for the treatments for the fry, ayan. So, kailangan po natin ng copper sulfate at 0.5 grams per ton of copper sulfate for 3 consecutive days at day 25 when the occurrence of diseases. Ayan. So, formalin, 40 ml per liter na formalin, so for 1 day. So, if symptoms persist. So, pagka lumala po, so kailangan din po natin ng formalin. And then, oxytetracycline yung gagamitin po natin at 0.5 gram per ton for 3 consecutive days for the ulceration or with the lesions of the fry. Ayan. So, maraming salamat po. Diyan po nagsisiin ang aking lecture po. Good morning.